inendorso ng PDP Laban Cusi faction ang kandidatura sa pagkapangulo ni dating Senador Bongbong Marcos. Yan ang tinutukan ni Sandra Aguinaldo. Matapos daw ang mahabang proseso at konsultasyon, inendorso ng PDP Laban Cusi faction ang kandidatura ni dating Senador Bongbong Marcos. Ngayon, pagtatanong po ang mga tao, bakit nauna po dito, yun din po ang aming inilahad na 11-point performance agenda, si BBM. Dagdag ni Secretary General ng partido na si Melvin Matibag, si Marcos lang din daw ang direktang nagsabi na itutuloy niya ang mga proyekto ni Pangulong Duterte. Tanong sa Malacanang, sang-ayon ba si Pangulong Duterte sa endorsement gayong siya ang chairman ng PDP Laban Cusi faction? The president himself has not given any statement on the issue. Intayin na lang po natin si Pangulong Duterte kung ano ang kanyang personal na desisyon. At again, yung desisyon na yun ng PDP Laban ay base sa kanilang napag-usapan sa partido. Sabi naman ni presidential daughter Sara Duterte, nagpulong ang ama at si Marcos pero hindi rin niya masabi kung nakuha na rin ba nito ang suporta ng Pangulo. Nangangampanya sa Cavite si Marcos nang lumabas ang endorsement ng PDP Laban. Of course, we are very, very grateful and are happy to receive this much awaited and much hope for news. Itong bagong development na ito, this will consolidate the forces of unity so that we can continue to work against those who would want to divide Filipinos against each other. Nag-motorcade rin ang magkatandem sa Dasmariñas, Cavite. Nagsagawa rin sila ng dalawang mini-rally sa Dasmariñas. Tinanong naman si Mayor Sara tungkol sa isinusulong na Rosa o Robredo Sara tandem ng isang grupo. We are preparing a comprehensive statement on that, so we will release that tomorrow. Sa Barangay San Juan Covered Court, nagpasinging contest si Governor John Vic Rebulla bago dumating ang Uniteam candidates. Ang mga lumahok, nakatanggap ng cash mula 1,000 hanggang 5,000 pesos. Paliwanag naman ni Rimulya, wala naman daw ang mga national candidates nang magpa-contest siya at hindi rin daw siya nagbanggit ng pangalan ng mga ito. Hindi pa rin naman daw nagsisimula ang campaign period para sa mga local candidates. Yun nga lang, sa mismong entablado, makikita ang mga poster ng mga ito. Sagot ng Commission on Elections, kapag may mga report tayo nakukuha ng ganyan, talagang inirefer po natin sa local officials natin, local COMELEC officials for investigation and if necessary, referral to the law department for filing of a case. No? Again, ang mga malinaw sa atin is that giving away money for the purpose of soliciting votes, vote buying po yan. Kailangan lang natin patunayan. Sandra Aguinaldo, Nakatutok, 24 Oras.